nais kong magsimula sa pasasalamat sa iglesia dahil last week ay natanggap ko yung pinakabago kong polo. Ang usaping pinaka ay attention getter for many. It captivates our interest to know what is the tallest, what is the fastest, and what is the greatest of all. At merong isang libro kung saan nakasulat yung mga pinaka. Ito yung tinatawag na Guinness Book of World Record. Dito nakalagay yung pinakamahabang buhok, pinakamahabang kuko, pinakamataas na bundok, pinakamatangkad, pinakamabilis, at marami pang ibang pinaka. Hindi ko alam kung sinulat nila dyan yung may pinakamahabang pasensya. No? Anyway, however, the Guinness Book of World Record was not able to record the greatest commandment of all. Pero buti na lang, they were able to put and record the best-selling book sa lahat ng panahon, no? The greatest collection of books, which is the Bible. At mula sa Biblia at sa teksto natin ngayong umaga, makikita ang sagot dun sa tanong na which commandment is the most important or greatest commandment of all. Kaya sa pagpapatuloy ng ating serye, babasahin natin yung Mark 12:28-34. Samahan niyo akong tumayo. Basahin ko sa Tagalog ang pangunahing utos or the greatest command. Lumapit ang isa sa mga iskriba at narinig niya ang kanilang pagtatalo at palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot ni Jesus sa kanila, ay tinanong si Jesus, alin ang pangunahing utos sa lahat? At sumagot si Jesus, ang pangunahin ay pakinggan mo, Israel, ang Panginoong nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Sinabi sa kanya ng eskriba, tama ka, guro. Katotohanan ng sinabi mo na siya'y iisa at wala nang iba maliban sa kanya. Ang siya'y ibigin ng buong puso, buong pagkaunawa, buong lakas at ibigin ng kapwa niya na gaya ng kanyang sarili ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na sinunog at mga alay. Nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos noon, wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya ng anuman. Ito ang salita ng Diyos na ating pagsasaluhan. Salamat sa Diyos. Makakaupo na po ang bawat isa. Yung structure ng text na binasa natin, it shows a simple flow of event. Madali lang masundan yung flow ng event. Mayroong isang eskriba na nagtanong at sinagot ito ng Panginoong Jesus. And then after that, nag-agree yung eskriba sa sagot ni Jesus at ang ginawa niya, sinummarize niya yung sinabi ng Panginoong Jesus at nag-add siya ng kanyang realization or reflection. At sa huli, pinakita ang naging tugon ni Jesus doon sa wise realization ng eskriba. So kung titignan natin yung mga event na yon, sa halimbawa sa naging tanong ng eskriba, mahalaga na makita muna natin na ang layunin nung eskriba ay iba doon sa layunin nung mga unang nagtanong kay Jesus. Kung maalala niyo sa huling pangangaral no, ni Paul, binigyan niya ng abangan niyo yung susunod. Kasi sunod-sunod na pagtatanong yung ginawa kay Jesus. Hindi ito yung unang instance, but at least we know that the setup is in Jerusalem. Ito yung kumbaga kinukuyog siya ng mga tao at tinatanong siya ng mga tao. Yung hangarin ng mga Pariseo na nagtanong at yung mga Herodians about doon sa denaryong barya ay para mapahamak ang Panginoong Jesus. Ilagay sa alanganin si Jesus. And even the Sadducees, they have an ill intention to find fault in Jesus. Hinahanapan nila ng pagkakamali ang Panginoong Jesus. Wala silang marinig
So ang ginagawa nila, pinoforce nila, they are trying to formulate a question that will be difficult to answer. Pero lahat yun ay nasagot ng Panginoong Jesus. But this scribe is unique, no? He is interested dun sa sagot ng Panginoong Jesus. Makikita natin yan dun sa teksto natin. Sinabi dito na nakita niya na mabuti ang pagkakasagot ng Panginoong Jesus. Kaya dun, napatanong siya sa Panginoong Jesus. He wants to learn more about the commandment of God, about God, mula sa Panginoong Jesus. Hindi ito yung normal na ginagawa ng mga eskriba. Tandaan natin, mga dalubhasa ito. But again, we see and we can assume na perhaps ang desire nitong eskriba na to ay subukang isummarize yung lahat ng utos ng Diyos in order to better understand and obey them. Napakaraming batas ng mga Hudyo, no? Later on, we will see. Pangalawang nangyari, dahil mabuti naman ang intensyon, gladly sinagot ito ng ating Panginoong Jesus by showing the core of what really matters in life. Yung sagot niya ay parang simple lang, pero pag tinignan natin, napakalawak ng sagot nito. Yung ano yung core o ano yung pinakamahalaga sa buhay ng tao? Ang simpleng sagot ng Panginoong Jesus sa tanong na ito, kung ano yung pinakamahalaga at pinakadakila o pangunahing layunin ng tao o yung utos ay walang iba kundi ibigin mo ang Diyos. There is no contradiction doon sa nalalaman natin na catechism. Later on, we will see that. At nakita natin doon sa pangatlong event, nag-agree yung eskriba doon sa naging sagot ng Panginoong Jesus. Isipin mo, ito'y dalubhasa sa kasulatan at nakakaalam nung 613 na commands na in the Mosaic Law. At dahil eskriba ito, sa mga dating pangangaral na daanan din natin, na sila yung mga naglalagay ng commentary sa mga moral law, at ang ginagawa nila, sinusulat nila yung, nagkakaroon sila ng mga oral law at nagsusulat sila. At 613, masyado ng marami, dinagdagan pa ng marami pang oral law. Naalala niyo sa fasting na pangangaral, napakakapal nung compilation ng kasulatan nila patungkol sa pag-fast. At ang naging tugon ng eskriba ay nagpakita siya nung pagkaunawa niya sa naging sagot ng Panginoong Jesus. The scribe who knows yung Mosaic Law. Minsan nga, kinakabisado pa nila yung Torah. And also familiar with the oral law, understood yung naging sagot ng Panginoong Jesucristo. The scribe was able to summarize and answer. Sinummarize niya yung naging sagot ng Panginoong Jesucristo at yun nga, nagdagdag siya ng realization. And his realization is this: loving God is far more important than all the burnt offering and sacrifices. Itong eskriba na to ay nakita niya na no matter how beautiful his faithful sacrifices are and their offerings are, those are nothing if he does not do it in love of God. Kung gagawin niya yung mga bagay na yon, yung mga paglilingkod niya, siguro araw-araw to sa templo, marahil at nagpa-fasting sila ilang beses sa isang linggo, but those are nothing apart from the love of God. Walang kwenta, walang kahulugan yung mga bagay na iyon kung ito ay ginagawa nila ng walang pag-ibig sa Diyos. At sa uli, ipinakita ang naging tugon ni Jesus sa naging realization ng eskriba, and Jesus said, "You are not far from the kingdom of God." This is a compliment of Jesus dahil dun sa matalinong pagsagot nung eskriba. Pero tandaan natin na itong sagot ng Panginoong Jesucristo ay makikita rin natin na babala. No? And what is the warning? Ano yung babala na makikita natin dito? Na ang malaman na ang ibigin ng Diyos bilang pinakamahalagang utos ay hindi gumagarantiya ng ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Knowing that loving God as the greatest commandment, it does not guarantee our entry in the kingdom
of God. Kaya ang layunin o ang goal natin ay hindi lang malaman. May proposition is to sincerely live. Ay mamaya, ayan yung bibigyan natin ng pagpapaliwanag. Anong ibig sabihin ng taos pusong pamumuhay? We are to sincerely live according to the greatest commandment of all. Alam natin na everyone would agree na ayaw natin na manatili sa labas ng kaharian. Gusto natin na makapasok. Eh, napakaganda, no? Malapit ka na sa kaharian, pero hindi sinabi na nasa loob ka na ng kaharian. If you remain outside the kingdom, no matter how near you are, ito'y magiging kapahamakan para sa'yo. Sabi nga ni John Bunyan, there is a way to hell even from the gates of heaven. And so my message proposition with you today ay ito. It should be our utmost priority to sincerely live in loving God as the greatest commandment of all, lest we fall. Ang higit na prioridad o yung pinakadapat nating unahing pahalagahan ay ang taus-pusong maipamuhay ang ibigin ng Diyos bilang pangunahin sa lahat ng kautusan upang hindi tayo bumulusok sa pagbagsak o sa kapahamakan. Napakahalaga na isipin natin itong mabuti dahil we have the tendency to substitute loving God with other things kagaya ng ating paglilingkod, ng ating service or ng ating performance. Madaling bantayan yung mga panlabas, ngunit sino yung makakapagbantay ng panloob na puso? At ito as Christians, kasi pwede nating mahulog tayo doon sa mabilis na pagkukonclude na ito, Christian to, kasi napakadaling neto magsalita. Mahusay ito sa apologetics. Nawa, makilala tayo bilang Kristiyano, hindi sa mga kaya nating gawin, kundi sa pagmamahal natin sa Diyos. Marami tayong kilala na mahusay dumepensa ng pananampalatayang Kristiyano, pero ngayon ay wala na at hindi na lumalakad sa Kristiyanong pananampalataya. Bakit? Dahil ginagawa nila yon base sa kakayahan nila ng walang pag-ibig sa Diyos. And that is very dangerous. Pwedeng mag-gain ka ng mag-gain ng mag-gain ng knowledge, but what is your first priority? Ano yung pinakamahalaga sa'yo? Ano yung pinapamuhay mo? Nag-aaral ka ba? Dahil mahal mo ang Diyos. No, we see people, no, maaring masabi natin, oh, siya, nag-church siya kasi kasama niya yung mga mahal niya sa buhay. Oh, nung wala yung mahal sa buhay, nakita natin, nasa iglesia pa din. Bakit? Hindi para makita at masabi ng mga tao, oh, tignan mo sila. No, ang hangarin natin, ginagawa nila yon dahil iniibig nila ang Diyos. E tandaan natin, our Christian service is not just a matter of what we can do or not a matter of our skills, but ultimately a matter of the heart. Ito'y patungkol sa kung ano yung nilalaman ng puso mo. Ano yung ginagawa mo, nawa reflection yan ng nilalaman ng puso mo. So yung tanong natin, para mas lalo nating makita kung bakit ang ibigin ng Diyos bilang pinakamahalaga o pinakadakilang utos ay dapat nating maging prioridad. Ano yung dahilan, bakit kailangan na maging prioridad natin na ibigin ang Diyos? So, at least our text shows us, madami. Pero ito lang yung nilatag ko dahil ang greatest commandment ay nagpapakita ng ating tungkulin sa Diyos at ang ating pagiging makasalanan. Our divine obligation and our human transgression. The greatest commandment will show us our divine obligation and our human transgression. So, tignan natin yung unang punto. Kung ang ibigin ng Diyos ang pangunahin sa lahat ng utos, marami nangangaral na sabihin, ang pinakamahalaga na dapat matutunan, tapos next week, iba na naman, ang pinakamahalaga, yun na naman, nalilito. No? But at least, this time, we can say with absolute confidence na ito yung pinakamahalaga dahil ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi nito. No? Ang Panginoong Jesus ang nagsasabi na ito yung pangunahin sa lahat ng utos.
ibigin mo ang Diyos. Eh, ibig sabihin, ito din ang pangunahing tungkulin ng tao sa Diyos. Kung ito ay utos ng Diyos, ito ay tungkulin ng tao sa Diyos. Kung ito ay pangunahin, then this is the primary obligation or task that we have. To love God is our primary divine obligation. Pero ano nga bang ibig sabihin natin kapag sinabi nating loving God or to love God? Perhaps this is something almost all people can claim, but how should we be able to understand this? Lahat naman ng halos ng tao pwedeng sabihin, iniibig ko ang Diyos. Pero paano ba natin dapat maintindihan yung salitang iniibig ko ang Diyos? To love God may sound simple, but for many this is very comprehensive. Napakalawak ng sakop nito. Sa katunayan, itong pagiging malawak nito ay pinakita ng Panginoong Jesucristo nung siya ay tumugon dun sa tanong by combining the two Old Testament texts. At least sa kasaysayan, walang rabbi na ginawa yung combination of two texts. Meron silang tinatawag na scholar or rabbi na ang pangalan na Hillel na binabanggit yung patungkol sa ibigin mo yung kapwa. Pero doon lang, hindi magkasama. And this is the first time na narinig ng eskriba, at least ng eskriba na ito, na pinagsama yung dalawang Old Testament text. Yung Deuteronomy 6:4-5, nang sinasabi, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might." At yung pangalawang text ay yung Leviticus 19:18, kung saan sinabi, "You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Sa unang bahagi ng sagot ng Panginoong Jesucristo, siya ay umapila doon sa kung ano yung pamilyar para sa mga Hudyo, ang Shema. Yung Shema ay panalangin na ginagawa ng mga Hudyo araw at gabi sa templo, paulit-ulit nila yung ginagawa, at ito ay paraan nila ng pag-i-express nila ng kanilang katapatan, ng kanilang debosyon para sa nag-iisang Diyos. Shema is a word used by many writers in the Bible in showing a lot of expression. Ang Shema na to ay nagpapakita ng marami pang ibang pakahulugan, kagaya ng pagpipay attention, pagbibigay ng focus, at ganun din yung pagtugon or paggawa kapag meron silang narinig na humihingi ng saklolo. Tandaan din natin, in ancient Hebrew, walang eksaktong salita for the word obey. Kaya nung ginamit yung salitang Shema na makinig, automatic ang ibig din sabihin nun, sundin. So, pay attention, have focus on this, and then makinig ka, mag-respond ka, sumunod ka. So, yun yung ibang pagkakagamit ng salitang Shema. Pero isa sa mga nakita ko na interesting ay yung paano ginamit yung Shema sa Exodus 19:5, yung salitang Shema, here. No? Ginamit yung Shema in relation to the covenant. Sabi dito, "If you will indeed obey or Shema my voice, kung pakikinggan mo ang aking tinig and keep my commandment or keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all, for the earth is mine." Dito makikita yung Shema ay katulad o itinambal doon sa pagtupad doon sa covenant, sa tipanan. So we can understand that Shema is also being used the same as keeping the covenant or obedience to the covenant. At ito ay key para maunawaan natin kung ano yung ibig sabihin na ibigin mo ang Diyos in the context of Deuteronomy 6. Dahil ang sinasabi dito na ibigin natin ang Diyos, you need to pay attention to who God is and respond on His very word. Ibig sabihin, ang ibigin pala ang Diyos is to be in His covenant din. No, ang ibigin ng Diyos ay maging parte ka ng tipanan, to remain obedient in His covenant
ang ibigin ng Diyos ay may ideya ng pakikipagkasundo sa Diyos. Una, pakikipagkasundo sa Diyos at pananatili mo doon sa kasunduan mo sa Diyos. Yun yung imagery ng tipanan eh. Pakikipag-ayos sa Diyos at pananatili sa, na may maayos na relasyon sa Diyos. So, ganun din, makikita natin yung Hebrew word na Shema ay consistent sa ginamit na Greek word kasi ang New Testament ay ginamit sa Greek eh, nag-quote siya ng Old Testament na sinulat naman sa Hebrew. Eh, consistent yung Shema doon sa gamit na Greek word na love. Yung agapao. Pero yung noun word nun ay yung familiar tayo na agape. No, yung love. Kaya kapag ginamit yung salitang agape, to love someone, it does not mean na magkaroon ka lang ng nararamdaman or affection doon sa isang tao. Rather, we are saying na kapag we use the word agape or love someone, ang sinasabi natin ay merong willful delight. Merong kang pinipili na magkaroon ka ng kasiyahan doon sa tao na iyon or doon sa someone na iyon. Merong decision na ginagawa. So, agape love involves faithfulness, commitment, and an act of the will. Hindi lang basta affection. Kaya pwede nating sabihin na when we say we love God, eh, we are willfully committing ourselves to Him. Hindi lang nakabase sa nararamdaman. You are making a decision na mananatili ako na tapat sa Diyos. We choose to trust Him. At ang tugon natin sa pagtitiwala natin sa Diyos ay walang iba kundi pagsunod. Tayo'y sumusunod sa Diyos. Pinipili natin na sundin ang Diyos. Kaya yung word na you shall love the Lord your God, maging yung with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, yung repetition ng lahat dito ay malawak din ang sakop kung paano natin dapat ibigin ng Diyos. Pero ang sabi nga, hindi ito para for the purpose na paghiwa-hiwalayin lang yung tao, no? Na ang tao ay ganito. Pwede tayong kumuha ng mga implication for that, pero ang ibig lang sabihin nito ay yung buong pagkatao mo ay dapat devoted to God. To love God is every part of you. Every part of your being should be devoted to Him. So, yun lang yung pinapakita sa atin. Pag sinabi natin yung lahat na yun, na pagbibigay ng emphasis na lahat ng meron ka, ibigay mo ng may pag-aalay sa Diyos. So, sa second part naman, pinakita dito yung Leviticus 19:18. Pinakita ni Jesus na yung itsura ng pag-ibig sa Diyos ay ang hindi paghihigante o pagtatanim ng galit laban sa kapwa. Bagkus, ang sabi doon, ibigin mo sila na dapat o gusto mo yung ibigin mo sila na gusto mong paghigantihan. Sila na dapat paghihigantihan mo, huwag mo nang paghigantihan, kundi ibigin mo sila. Sila na pinagtataniman mo ng galit, huwag mo nang pagtaniman ng galit, ibigin mo sila. At bakit ko gagawin yun? And sabi doon sa Leviticus 19:18, I am the Lord. Gagawin mo yun, hindi dahil sa nararamdaman mo, kundi dahil siya ang kinikilala mong Diyos. Sinasabi mo, iniibig mo ang Diyos, gawin mo kung ano yung sinasabi ng Diyos. So, ang pag-ibig sa Diyos ay makikita natin dito na hindi maihihiwalay sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Actually, one of the application of loving God is to love others. Kaya yung sinabi sa 1 John 4:21, sino man na nagmamahal sa Diyos ay dapat ibigin din ang kanyang kapatid. Makikita natin dun sa text na yan, parang sinasabi, against the son of your own people. Parang ang pinapatungkulan pa dito sa usapin na to ay yung mga kalahi mo. No, kaparehas mo ng lahi. Pero sa New Testament, nakita natin na yung application ng Panginoong Jesus, it goes beyond the nation of Israel. Kaya yung sinasabi, you should love your enemy.
Di ba yung utos, love your enemy. So, again, to love God is to love others. Hindi natin pwedeng paghiwalayin itong dalawang ito. So, ano yung punto natin? Bakit tinitignan natin yung lahat ng ito? If you want to know what it means na ibigin ng Diyos, eh, kailangan nating maintindihan kung saan kinuha yun ng Panginoong Hesukristo. Actually, meron pang pangangaral daw si D.A. Carson kung saan pinakita niya dun sa Leviticus 19 na ganito mo dapat ibigin yung kapwa mo. But I will not expound on that dahil gusto ko lang makita ninyo na hindi pinaghihiwala yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung paanong hindi natin sinasabi na sa 10 utos ng Diyos, ang mahalaga lang yung 1, 2, 3, and 4. Lahat yun ay tinitignan natin na magkakadugtong. Actually, kung mababalikan nyo yung pangangaral din natin sa 10 Commandments, maaalala nyo doon na yung pagbali mo sa isang utos ay pagbali mo sa lahat ng utos. There are relationships. So, hindi natin pwedeng i-disregard yung pag-ibig natin sa kapwa. Pero bakit mo iibigin, lalo na yung mga tao na, for example, may conflict ka? Bakit mo iibigin, ang paalala lang lagi sa atin, dahil siya ay Diyos. Siya yung kinikilala mong Diyos. Dahil iniibig mo yung Diyos. At napakaganda nito, kasi in very challenging time, it's hard to find answer kapag ganun yung kalagayan mo. Pero ang sinasabi lang sa atin ng Biblia, dahil ako ang Diyos, pagkatiwalaan mo ko. Iniibig mo ko, pagkatiwalaan mo ko, sundin mo ako. Dahil alam ko, higit sa nararamdaman at iniisip mo ngayon, alam ko kung ano yung mas mabuti para sa'yo. Gawin mo yung ipinag-uutos ko. So, ang punto lang natin sa lahat ng yon, ipinapakita nito na lahat ng utos, lahat ng gawain ng isang Kristiyano, ng tao, lahat ng tungkulin na meron tayo bilang tao ay nasa ilalim ng utos na ibigin mo ang Diyos. Nung sinagot yan ng Panginoong Hesukristo, wala nga sa Ten Commandments yung love eh. Love your God. No? Pero ina-assume nito na pag sinabing pangunahin, gagawin mo tong mga utos na to with the idea or with the truth na minamahal mo muna ang Diyos. So bakit siya lang yung Diyos na kikilalanin ko? Dahil siya lang ang iniibig mong Diyos. Bakit ako sasamba? Fourth commandment. Dahil iniibig ko ang Diyos. Bakit ko gagawin yung lahat ng mga to? Ba't ko i-honor yung parents ko? Dahil mahal mo yung tao, pero higit sa lahat, mahal mo ang Diyos. Lahat ng utos na yon, ba't hindi ako magnanakaw? Bakit kailangan ko tumulong? Bakit hindi ako dapat magtaksil? Positive and negative side of the Ten Commandments, all because we love God. Maging yung mga ginagawa natin ngayon sa church, ay ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos. Yung pag-ibig natin sa Diyos ang nagbibigay ng kahulugan at motibasyon para gawin natin yung utos ng Diyos. Kaya yung aral na makikita natin as the greatest commandment, loving God gives meaning and motive to all our duties to God. Ang pag-ibig sa Diyos bilang pangunahing kautusan ang nagbibigay ng kahulugan at motibo sa lahat ng tungkulin natin sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Our love for God should be the core of our faith. It should influence everything that we do and whatever we think. Napakaraming tungkulin, mga mahihirap na tungkulin na dapat gawin, pero lahat ito ay dapat gawin natin sa ilalim ng utos na ibigin ng Diyos. Bakit kailangan ko magpasailalim sa mga proseso na ini-implement din ng church? Dahil mahal ko ang Diyos. Ang tagal naman ng proseso ng pagtanggap ng membership. Bakit nagpapatuloy ka pa rin? Dahil mahal mo ang Diyos. Laging babalik at babalik doon sa katotohanan, mahal mo ba ang Diyos? Bakit ako mananalangin? Eh, wala na akong nakikitang nananalangin. Bakit ako magbabasa ng Biblia? Even after many reminders, I failed to do that. Bakit ako magtsatsaga kapag halos lahat nanghihina na at lahat ayaw nang magpatuloy sumamba? Marami na yung nawawala. Bakit ko pahalagahan yung mga bagay na pinababayaan ng iba?
eh sana balikan natin yung una nating tungkulin dahil iniibig natin ang ating Diyos. We do this because we love God. Nung ako ay nasa Karangalan, nung nakaraang buwan, na nakapangaral ako doon, may isang nanay doon na baka na-meet din nila Liz at nila Lori, na ang pangalan ay Nanay Tina. Siya yung nakatungkod. Dumating ako ng mas maaga, so mga around 9 o'clock ako dumating ata doon, or before 9. Wala pa, siya yung halos nauna doon, so I was able to talk to her. Bakit, sabi ko, bakit maaga siya, tapos wala siyang kasama. Alam mo kung ano yung sagot niya? Sabi niya, ayokong pag-antayin yung hari ko. Sabi niya ganun. What I've heard is her expression of her love to our dear Lord. Yung salita na yon, bagamat hindi pagsasabi na mahal ko ang Diyos, sinabi niya, another way of saying she loved God, ayokong pag-antayin ang aking Panginoon. Kaya yung naging tanong ko, bakit dapat nating pagsikapan na pahalagaan yung panambahan? Laging dapat ang sagot natin dahil mahal natin ang Diyos. Bakit pinagsisikapan natin na huwag lumiban, huwag pabayaan? Hindi lang dahil may covenant statement tayo, that's not our main, nasa ilalim pa rin yan ang pag-ibig sa Diyos. Pinapahalagahan natin yung covenant statement, yung mga sinumpaan nating tungkulin, dahil sana iniibig natin ang Diyos. Alam mo, kahit gawin mo yung covenant statement ng hindi mo iniibig ang Diyos, lahat yun, walang kwenta. Kung hindi mo iniibig ang Diyos. Pwedeng maging kapakinabangan for some time, but you would fall. Dahil hiniwalay mo na yung sarili mo sa pinaka-source ng mga utos. Eh, why are you doing all these things? Ano ba yung motivasyon mo? Can the people tell, kapag nakita niya yung buhay mo, iniibig niya ang Diyos? Will they be able to see clearly in how you live your life that God is indeed worthy of all? Makikita ba nila na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay karapat-dapat ng kanilang lahat? O ang nakikita ba sa iyo ay panghihinayang at pagkalugi o pagkalugmok? And maybe you have forgotten you are to love your God. Kaya yung hamon sa atin ay dapat pagnilayan natin yung bahagi ng mga buhay natin where your love for God has become a routine. Naging mechanical na yung mga ginagawa natin at balikan natin, why am I doing this? Let's rekindle a passionate and heartfelt devotion to our God. Napakaganda nung sinabi ni Pastor Noel na let love to God warm those duties that we tend to do coldly. Yung mga bagay na nanlalamig na tayo, hayaan mo nang magbigay init at magpanumbalik ng init dito ay walang iba kundi ang pag-ibig mo sa Diyos. Pwede nating maging application for this ay isuriin natin kung ano yung mga daily na ginagawa natin, ano yung mga daily na commitments natin, that, and then identify natin yung mga actions na dapat nating ginagawa, not out of habit, though wala si Arvin, may mga godly habit, pero tandaan natin, yung mga ginagawa natin ay dapat nagmumula sa pag-ibig natin sa Diyos. Masasabi lang natin na godly habit kapag dahil ginagawa mo ng may pag-ibig sa Diyos. We are to go back to the ordinary means of grace, hindi lang publicly, but also privately. Actually, mas nakikita mo na mas kapakinabangan yung public means of grace kapag yung private mo ay mayaman mong dinidisiplina yung sarili mo dun sa mga pribadong kaparaanan ng biyaya. Ito yung nagpapalalim sa'yo sa pag-ibig mo sa Diyos. Eh kung ito pala yung magpapalalim sa akin ng pag-ibig ko sa Diyos, bakit hindi ko siya gagawin? So we are to remind each and every one of us na napakahalaga pa rin. No matter how many centuries have passed, ang ordinaryong kaparaanan ng biyaya pa rin ay napakabisa dahil ito ay kaparaanan ng Diyos.
Remember your covenant to God and to the church. Actively mag-participate tayo doon sa mga community kung saan the loving relationship we have with God and others are cultivated. At alam natin na isang iglesia sa pangunahing ginagamit ng Diyos para mapagyaman yung pag-ibig sa Diyos at sa kapatiran. So again, I want to remind you, these are not suggestions. These are challenging duties to accomplish. Mahirap. Mahirap to. Pero bagamat mahirap, pwede itong maging kasiyahan when we truly love God. The more we learn to love God, the more it will lighten the load. Habang mas lumalalim ka sa pag-ibig mo sa Diyos, bagamat mahirap, masasabi mo pa rin na kaya at pwedeng gumaang. No? Mas nagiging mabigat lang kapag ginagawa mo yon nang hindi mo ginagawa out of love. Kagaya ng pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay, diba? Sa mga anak natin, we are to sacrifice, no? Minsan nga, kahit walang sukli kang natatanggap, as long as it is for their good, okay lang sa'yo. Diba yun yung pag-ibig? Giving yourself for their good. Binibigay mo yung sarili mo, kahit wala ng sukli, kahit wala ng babalik, kahit wala ng something in return, but as long as it is for their good, you still do it. Ginagawa mo pa rin ito. Pero ano yung mabuti para sa Diyos? What is good for God? Yan ay walang iba kundi ang kanyang kalwalhatian. Are you willing to give yourself for the good of God's glory? Handa mo bang ibigay yung sarili mo para sa kabutihan ng kalwalhatian ng ating Diyos? Pero ano naman yung mabuti para sa ating mga brethren, sa kapwa nating mga Kristiyano? Walang iba kundi ang kanilang kabanalan. Are you willing to give yourself para sa kabanalan ng iyong kapatiran? Pangatlo, what is good for others that are outside the faith? Walang iba kundi ang kanilang kaligtasan. Ibibigay mo ba yung sarili mo? Isasakripisyo mo ba yung mga bagay na gusto mo para nang sa ganon ang iba ay maligtas? Sana maging handa tayo na ilatag yung mga sarili natin para sa kalwalatian ng Diyos, para sa kabanalan ng kapatiran at kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo. And that is our obligation, our divine obligation that was showed in the greatest commandment. So pangalawa, our human transgression. Pangalawang punto natin. Kung nauunawaan natin that the greatest commandment of all is to love God, not just with the best of what we can, kasi madaling sabihin yun, ginawa ko yung best ko. Pero ang hinihingi sa atin dito ay lahat ng meron ka. Kaya ang tanong, nagagawa ba natin yung lahat? Naibibigay ba natin yung lahat para sa Diyos? And this, when we honestly answer, kung lahat nga ba ay naibibigay natin, we would see na walang sino man sa kwarto na to ang makakapagsabi, I was able to do that. Ang pinapakita lang pala ng batas sa atin, yung pangunahing utos ng Diyos na ibigin siya ay walang iba kundi yung pagiging guilty natin na hindi natin naibig ang Diyos ayon sa lahat ng meron na binigay din niya sa atin. No? The scripture is right when it says, there is none righteous, no, not one. Dahil walang sino man nang umibig sa Diyos ng kanyang lahat. No? Even the scribe who is known to be an expert of the law, mahusay, no? Marunong, mabuti rin sa kanyang mga intensyon. Wala siyang paghahangad na laban kay Jesus. Biro mo, ang kausayan ng kanyang kaalaman at ang natatangi, bukod tanging kabutihan na ipinakita niya ay madadala lamang siya malapit doon sa kaharian. Hindi siya maipapasok nito sa kaharian. Pero ang tanong, bakit? Ito na yung pinakamahalagang kautusan. Bakit hindi pa rin ito maipapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos? Because the intention of every commandment of God, even the greatest commandment, is not to bring us inside the kingdom, but to show us our transgression. Ang intention
ng mga utos ng Diyos, maging yung pangunahing utos ng Diyos ay hindi para ipasok ka sa kaharian ng Diyos, kundi para ipakita sa iyo yung mga bagay na hindi mo nagawa. Every commandment is showing us that we cannot make it into the kingdom because of our goodness or even our greatness, no matter how great you are. Kahit gaano ka kinikilala ng mundo, eh, hindi yung greatness mo ang makapagpapasok sa'yo sa pintuan ng langit. No? The sooner we realize this, the sooner we will see the greatness of the only Savior that we have, Jesus Christ. Pansinin niyo yung Mark 12:28-34, itong teksto na binasa natin, nangyari to during the last week before ng crucifixion. Ilang araw na lang, ipapako na ang Panginoong Yesus sa cross. At alam to ng Panginoong Yesus. Sinasabi niya to na ipapako siya, ibibigay siya sa mga leader, mga religious leader na ipangaral to sa atin before. At napakahalaga na mapansin natin yon dahil para sa isang tao na nalalaman na malapit na siyang mamatay, minsan pinipili nila na gawin kung ano yung maibigan nila. Di ba minsan nga pag nasa death row, o anong gusto mong pagkain? Yung pinaka gusto mo na kasi bukas mamamatay ka na rin naman eh. Pero take note, alam ni Jesus na mamamatay siya at ano yung ibig niyang gawin? Magturo. I-spend yung oras niya doon sa temple courtyard para turuan, magkaroon ng diskusyon, magkaroon ng pakikipagdebate doon sa religious and civil leaders. Etong mga to ay hostile kay Christ. Anong pinapakita nun sa atin? Yung puso ng Panginoong Jesucristo ay hindi lang handang abutin yung mga taong mag-a-agree sa Kanya, maging yung mga tao na hostile at laban sa Kanya. Minsan, ang gusto natin kausap ay mga taong according to our preferences lang. Hindi ganito yung Panginoong Jesucristo. Maging yung mga laban sa Kanya. Actually, lahat naman tayo nagsimula na laban sa Kanya. But we have heard the gospel. Narinig natin yung mabuting balita. Kaya napakaganda ng pinakita na puso dito ng Panginoong Jesucristo. In his last days, he's still teaching, still reaching for the people who are lost, blinded ng mga maling katuruan na niyakap nila. Kahit na nagbubulag-bulagan at nagbibingihan yung mga tao, patuloy yung pagtuturo at pangangaral at pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo kung sino siya. Dahil wala nang ibang pag-asang makasalanan bukod sa Kanya. Doon sa denaryong bariya, pinakita ni Jesus na siya yung higit na otoridad kaysa kay Caesar. Magkakaroon niya ng mas lalong mabigat na sense kapag muli nang nabuhay ang Panginoong Jesucristo doon sa Matthew 28, doon saan sinabi niya, "All authority has been given to me, both in heaven and on earth." Yung usapin ng resurrection, it is true, totoo yung resurrection dahil si Kristo mismo yung resurrection at ang buhay. He is the resurrection and the life. Yung susunod na pangangaral, next Lord's Day, no, patungkol dun sa promised son of David na tinawag ni David na kanyang Panginoon. Ito'y pagpapakita rin na si Jesus, yung katuparan, yung haring dumating para iligtas at pangunahan yung bayan ng Diyos. So kung titignan natin yung nasa pagitan, yung Mark 12:28-34, kung lahat ng surrounding text ay patungkol sa Panginoong Jesucristo, it is a great disconnect na isipin na yung utos na ibigin ng Diyos ay hiwalay kay Kristo. Now, we should see that we cannot truly live. Hindi natin kayang makapamuhay na iniibig ang Diyos nang hindi tayo magsisimula kay Kristo. Lahat ng sinasabi nating pag-ibig, lahat ng claim natin na pag-ibig sa Diyos, if disconnected to Christ, it is not true. Ito'y kasinungalingan. Ito'y hindi totoo. Dahil si Kristo lang ang tanging paraan o tanging daan para sa bawat makasalanan na makapunta sa Diyos. If we are to give our love to God, we cannot give that love to God apart from Christ.
kayong to sincerely live in loving God, again, ang sinasabi natin, we should start in Christ. Yung taus-puso na pamumuhay na sinasabi natin doon sa proposed message natin ay nagsisimula kay Kristo. Siya lang yung daan para makapasok sa kaharian. And so we can say that to love God is synonymous to loving Christ. And also the best way para maipakita natin yung pag-ibig natin sa kapwa ay para ay turuan sila na malaman yung tungkol sa pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Dahil tanging si Jesus, siya lang yung nakasunod ng perpekto dito sa hinihingi ng greatest commandment. It's no longer a problem na hindi natin nasunod yung greatest command, na lahat tayo ay hindi nakasunod dahil meron ng pag-asa kay Kristo na siyang tanging nakasunod ng pangunahing utos ng Diyos. So to love other is also to love Christ further. Kung mahal mo yung kapwa mo, dapat mong matutunang ibigin palalo ang Panginoong Hesukristo. This is why the only hope of every convinced sinner, mga kumbinsidong makasalanan, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ito yung aral, convinced of our greatest transgression, our only hope is the Savior who alone was able to obey the greatest commandment perfectly. At ito'y walang iba kundi si Jesus. At kapag tayo ay kumbinsido of our great transgression, dun lang natin makikita si Jesus bilang tanging pag-asa natin. Kaya maraming hindi lumalapit kay Kristo, minsan inaantay pa na magkaroon ng problema. Pero when you open the Bible, you would see na napakarami nating hindi nagawa, pero nagawa ng Panginoong Jesus. Ay pansinin niyo yung kalagayan ng scribe. Nalaman niya yung pangunahing utos. Pero hanggat di niya kinikilala yung kanyang kakapusan at pangangailangan sa nag-iisang Kristo na tanging nakasunod ng perpekto sa batas ng Diyos, siya ay mananatiling nasa labas ng kaharian ng Diyos. Imagine, what's the point of all the offering and sacrifices if we are denying the only way we have to God? What's the point of all the offering and sacrifices kung tinatanggihan natin yung pag-ibig ng Diyos na ipinarating niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo? Isipin mo, may mga tao na very grand, no? Minsan iniisip, grabe yung sakripisyo ko, tapos isusumbat nila sa Diyos. Bakit? Dahil wala yung pag-ibig sa Diyos. Kung patuloy nating tatanggihan at babaliwalain ng Panginoong Jesus, eh katulad lang din tayo nung parable of the tenant, yung mga pinagkatiwalaan. Maybe we are able to cultivate and take care of the field that was entrusted to us. May mga bagay tayo na napagyayaman natin, but since we continually reject and kill yung mga pinapadala ng Diyos, ultimately yung anak niya, ano daw yung pwedeng mangyari sa atin? That's a warning in Mark 12:9. Ang Diyos ay darating at pupuksain yung mga tumatanggi sa anak niya. Ang mga ginawa ng mga Pariseo at mga eskriba to address yung kanilang pag-iingat para sa mga kapwa nila Hudyo at para panatilihin yung debosyon sa Diyos, ay walang iba kundi magdagdag ng marami pang batas. O, pag may nakitang pagkakamali, o gawa natin to ng batas, o sige, ang solusyon nila ay gumawa ng maraming batas para panatilihin yung debosyon sa Diyos. Ngunit ang ating kailangan bilang mga makasalanan ay hindi mas marami pang batas, kundi tagapagligtas. Isang bagong puso na sa Diyos ay hindi magmamataas. Oh, yun ang kailangan natin. Hindi maraming batas, tagapagligtas. Kaya naman, no matter how great our transgressions, eh nawa, hindi ito yung humadlang sa atin para lumapit sa Panginoong Hesukristo. We are called to give our all sa Kanya na nagawa yung lahat na hinihingi ng batas. Kung hindi ka sigurado, kung ikaw ay isang Kristiyano, magsimula ka na mamuhay para kay Kristo.
yung mga bata dito. We have our family worship nung nakaraan bilang biblical na mga magulang. At sinabi ni Tim Swan doon sa isang chapter, nasa iyo ba ang puso ng mga anak mo? Kumbaga, are they glad that you are their parents? Pinagkakatiwalaan ka ba nila? Alam mo, kung nasa iyo yung puso ng anak mo, ibigay mo to sa Diyos. No, turuan mo siya na hindi lang mag-stop na ibigay yung puso at pagtitiwala niya sa iyo. Bagkos yung puso at pagtitiwala niya sa iyo ay udyukan mo na maging puso at pagtitiwala para sa Diyos. No? We are to lead them loving God. At hindi natin magagawa yan kung hindi nakikita sa atin na iniibig natin ang Diyos. Pero mo, iniibig mo yung Diyos, mas passionate ka kapag nasa iglesia lang, tapos pagdating sa bahay, hindi. Maging yun ay magiging pagdududa sa kanila. Talaga bang karapat dapat ang Diyos na ibigin? O Sunday lang dapat ibigin ang Diyos? No. Daily we are to commune to God. Because we love God and we are teaching our families, our loved ones, that God is worthy of our all. Kung ikaw ay nanghihinang Kristiyano dahil nabibigo ka, nadapa ka sa isang malaking kasalanan, eh napakaganda ng encouragement na sinabi ni John Bunyan. Sabi niya doon eh, God will not lightly or easily lose His people. Hindi niya pababayaan na mawala nang ganun-ganun lang ang kanyang mga tao. Biro mo, sabi niya, He has provided, God has provided for us a blood to wash us in our sin, a priest to pray for us that we may be made to persevere, and in case na madapa tayo sa napakapangit na pagkakabagsak, meron tayong advocate. Meron tayong mamamagitan sa atin that will plead for our cause. Napakaganda ng pag-asa na meron ng mga Kristiyano, pero paano kung wala sila kay Kristo? Bring them the good news. Pakita nyo na sa bawat makasalanan, may dugong maghuhugas dito. Sa bawat pagbagsak, merong namamagitan, merong nananalangin, at patuloy na magpiplead para sa atin ng mga makasalanan. I want to end bilang Kristiyano, nawa yung pag-ibig sa Diyos ay makita natin na primary our concern daily. It should be our concern. Isa sa mga nagigising ako pag madaling araw ay ipanalangin na patuloy kong ibigin ng Diyos no matter what. I fail many times when I fail to pray for the people, when I see myself and evaluate myself, but the very comfort that I have is I know that God will answer my prayer, na siya pa rin yung patuloy na magbabago ng puso ko para ibigin siya. And you can also come to God and pray the same thing. Ibigin mo ang Diyos. Ito yung dapat na nakikita sa atin. Ito yung dapat na naririnig sa atin. Ito yung dapat na ipinapanalangin natin. Nawa hindi tayo yung maging dahilan para pagdudahan ng iba yung nagliligtas na pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Ikaw ba ang dahilan kung bakit pinagdududahan nila na kaibig-ibig ang Diyos? Can you be identified by the people around you bilang, siya, hindi kilala ka nila bilang taong umiibig sa Diyos? We don't know what happened with the scribe. Hindi natin alam kung ano nangyari. If he was able to enter the kingdom or not. But one thing is for sure, knowing is not enough. You need to repent of your sins and have faith in Christ. This is our priority and this is for us. Ito yung itsura nung taus-pusong pamumuhay ayon sa pinakadakilang kautusan sa lahat. And I encourage you, give your all to Him who is worthy of our all. Manalangin tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat kami dahil ang Panginoong Hesukristo ang daan. Ang Panginoong Hesukristo ang daan patungo sa kaharian. Nagpapasalamat kami
dahil we know everything is pointless apart from Christ. Kaya hayaan nyo na papaneriwa at mapanumbali kami na palaging magsimula sa Panginoong Hesukristo. Na our love for God starts with Christ. Dalangin namin, Panginoon, na maalala namin na walang kahulugan ang lahat, walang higit na motibasyon, hiwalay sa pag-ibig sa Diyos. Aming Diyos, tulungan niyo kami na maging tapat at may puso na ibibigay, handang ibigay ang lahat ng meron kami para sa kaluwalhatian, para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa kabanalan ng kapatiran at para sa kaligtasan ng mga taong wala pa sa Panginoong Hesukristo. Ikaw ang patuloy na mangusap kagaya ng inawit namin at ikaw nawa ang maging katotohanan as we give our all in the next hymn that we will be singing. Nawa patuloy kang mangusap, O Diyos, at patuloy na turuan mo kami na ibigay ang aming lahat para sa aming unang umibig na Diyos. Purihin ka, ito yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen.